Good day, everyone. This is Teacher Amor once again, and welcome to another video episode, Installing OBS. But before we begin, don't forget to click the subscribe button and hit the bell to get updated. Ang OBS ay tinatawag na Open Broadcasting Software na ginagamit ng mga streamers, YouTubers, gamers, pati na rin ngayon dahil nga may pandemic, ang mga teachers for their online classes. Tara na! At install na natin ang OBS at kung paano ito gamitin. Okay, so ang gagawin natin in order for us to install the OBS sa ating computer or laptop, we have to download the software. So gagawin natin, we're going to use Google Chrome to download the software from the internet. Make sure you have internet connection. And just simply type OBS address bar. And then from the search result ng Google, number one dito yung OBS Open Broadcaster Software. So ito yung kasi kailangan natin eh. Pero sa baba niyan may download. Ito na yung shortcut para ma-download natin yung software. So we have to click the download. And then automatically, you will be rerouted to another page where it says download OBS Studio. And then you have to select your operating system. So, kung meron kang Windows, you have Mac, and then you also have your Linux. So, meron siyang option para gamitin mo yung kanilang software sa different kinds of platform ng operating system. But most likely, karamihan sa atin kasi gumagamit ng Windows. So, we have to select the Windows. And then, we're going to download the software. So just click the download installer. And then on the lower left-hand side of your screen, makikita natin dyan na nada-download na si OBS Studio. So 72 MB siya. So madali lang siya i-download kasi kung meron kang magandang internet connection, so well and good. Pero pag hindi, you have to be patient to download this software. So ayan, malapit na matapos. So, itong OBS na to hindi lang, meron siyang mga requirements to consider. Let's say, meron kang mga lumang laptop, and it has a low graphics input dyan sa device mo, minsan hindi siya gagana kasi baka maghang. So, requirement nito, pag maganda ang graphics sa output ng inyong computer or laptop, mas maganda siya. Mas maganda siyang gamitin para yung transition ng mga pictures or movies, wala siyang lag, kumbaga yung delay. So, install natin siya. Click lang natin siya. And then from here, we're going to wait dialog window to appear para i-select natin ulit yung appropriate step. So, we have to click yes dito. And then afterwards, we have to click next. Click natin yung next. However, meron tayong error message. It says here, your system is missing runtime components that OBS Studio requires. Would you like to download them? Kasi ito, may mga script kasi na mga requirement para tumakbo si OBS. So dito sa laptop ko, wala siya. Kaya kailangan mo natin i-download yung kanyang requirement. So we have to click yes. And then marireroute ulit tayo sa another page. Ito kasi yung kulang dito eh. Yung tinatawag na Visual C++ 2019 Registrable 64-bit. So ang gagawin lang natin siya, click lang natin yan. And then click save. And then once you see the options, says run, click run to install the requirement ng Microsoft Visual C++. And then put a check mark sa I agree to license terms and conditions kasi pag hindi mo check yan, hindi ka makapag-proceed sa installation. Grayed out siya. So you have to click or put a check mark and then click install. Saglit lang naman yan eh. Then you have to click yes. Saglit lang yung step na to.
So once it is done, says setup successful, close lang natin yan, and then let's go back to the window where we download the software. So doon lang tayo sa download option. So maraming beses ko na palang na-download si OBS. So click lang natin isa sa kanila. Same lang naman yan. And then click yes once again. Let's see. Sana hopefully mag-proceed na siya. Click next. Okay, yun. Dumiretso siya. So kasi na-install natin yung kanya requirement kanina. So we have to click next and then install. Let's see. Let's wait. So actually si OBS Studio, ito yung pinaka-latest software ng OBS, which is the 26.1 version. So marami itong pwedeng gawin. So later on, makikita natin kung ano yung kanyang mga functions na pwedeng magawa natin for our presentations. So be patient to install the software. Maganda nga ito eh, kasi may nagagamit yung mga tao, especially pandemic, yung gusto natin magkaroon ng online streaming, online presentations. Pwedeng-pwede ito na magamit, especially mga teachers. Na? Okay, just close lang natin, and then we have to click finish. Automatically, mag-launch siya kaagad kasi naka-check ito. So, pag once na clinic natin yung finish, mag-launch agad yung software na OBS. Tentela. So, ayan na. So, ito yung icon. So, nag-blink na siya. So, we have to click this. So, this is the standard view of the OBS under 64-bit Windows. So, meron tayo dyan file, edit, view, profile, scene collection, tools, and then help. And then, we also have the scenes kung saan tayo naglalagay ng transition natin dito. So, mamaya, lalagyan natin yan isa-isa para makita natin kung ano yung kanyang functions. Okay? So, we also have the controls. Start streaming, start recording, and so on and so forth ng mga settings natin. So, sa start recording, gagawin natin mamaya. Papakita natin kung paano tayo mag-record ng ating presentations. So, let's start with the scene. So, ang gagawin kasi natin dito, magpe-present tayo ng PowerPoint. Because some of the teachers, majority of the teachers are presenting their lessons through the PowerPoint presentations. So, PowerPoint din gagamitin natin and kung paano natin siya gagawin. So, since meron ng scene yan, mag-click lang tayo ng plus sign dito under the scene 1. Kasi pag marami na yan, kasi kung saan ang kanyang naka-highlight, ito, naka-highlight, doon tayo maglalagay ng sources kung anong gusto nating palalabasin sa ating screen. Okay? So, click the plus and then marami tayo dyan. So, ang magagamit natin dito yung audio input, display capture, yung image, yung text, yung video capturing device, and then the window capture. So, first na gagamitin natin, let's use the window capture. So, sa window capture, ibig sabihin nito kung ano-ano yung mga nakalitaw na mga options mo na window. Let's say, ito, si Internet Explorer, meron kang window ng File Explorer mo. Pag meron yan, mga yan, ito yung makikita, gusto mo siyang palabasin dito. Pero syempre, dahil nga gusto natin PowerPoint presentation, i-click natin ng, mag-open tayo ng PowerPoint presentation na gusto nyo ninyong i-discuss through online. So, I have here my online distance learning. Ito yung presentation na gusto ko ipakita sa inyo. So, I have 29 slides dito. 29 slides. So, ito, para lumitaw siya dito sa OBS ng maayos, kailangan etong PowerPoint presentation natin, naka-PowerPoint presentation show siya. Otherwise, hindi siya makikita ng maayos. Kasi kung ito naman, pangit naman na makikita to through online,
na lahat itong mga elements, lahat ng buong window ng PowerPoint mo ay kitang-kita. So we have to make this PowerPoint to be a PowerPoint show. So click lang natin itong slideshow rito. Click the slideshow and then click the from the beginning. Yan. So naklik ko na yon. Hindi nyo lang nakita kasi I'm using a dual monitor. So sa dual monitor ko, yung PowerPoint show ko nandun na. Nandito dito sa bandang left side. Kaya itong mouse ko tumatagos dyan. Nasa left side siya. So ganito yung setup ng aking connection ng aking laptop dito sa bahay. So ito yun. May papakita ko pero ito kasi yung hawig niya na setup ko. Ito yan. So ito yung laptop ko. Ito yung laptop ko and then I have here the other monitor. It can be also a regular monitor or a television na meron siyang connector papunta sa laptop. So, ang ginamit ko kasi connector ko is HDMI. And then I have my TV. Kasi karamihan kasi ng mga television, HDMI ang kanyang connector. Mas malino kasi yung output nun eh. Para mas magandang makita yung output sa laptop mo. Ganyan na ganyan din siya. So mamaya, pipicture ko siya mamaya kung ano yung itsura niya. So ito yan. Ito yung nasa main monitor ko. Itong nakikita nyo ngayon. And then itong isa, ito yung nasa kabilang monitor ko. Yung, eto, dito siya lumalabas. PowerPoint show ko, dyan siya. Okay. So ang gagawin natin, so select the scene 1. And then gagawa tayo ng presentation natin. Gamitin natin si window capture. So si window capture, lagyan lang natin dito na PowerPoint. Sabihin natin PowerPoint siya. And then, click OK. After clicking OK, kung makikita mo, sabi ko nga kanina, pag window capture ang kinuha mo, lahat ng mga window na nakabukas dito sa ilalim, makikita mo meron kang option para iyan ang ilagay mo. Pero since yung PowerPoint slideshow yung gusto nating palitawin, ito. So ito yung pipiliin natin. Ito yung nag-a-appear dun sa second monitor ko. So ito siya. Okay? And then we have to click OK. So ano yung napansin ninyo? Yung napansin natin dyan, yung kanyang sizes is not exact to the output ng OBS natin. So putol siya. Ayan, putol. Oh. So ang gagawin mo lang, para mag-fit siya automatically, so kung ito yung mouse mo, i-right-click mo lang sa screen, right-click with your mouse, and then select transform. Okay? Right-click, and then select transform, and then hanapin nyo yung fit to screen, or control F, ito yung shortcut niya, control F. So, fit to screen, ayan. So, automatic na ang kanyang fit sa screen. Pero syempre, gusto nyo personalized na makita ng mga viewers ninyo yung discussion ninyo, pwede ka rin maglagay dyan ng iba pang elements or ibang sources. Sige, lagay tayo ng logo. So, pag maglalagay tayo ng logo, gagawin natin, syempre, piliin natin si image. Take note, when you're going to put a logo dito sa ating OBS, make sure na transparent siya. Transparent. Para hindi kita yung background na puti. Kasi kung dinownload lang natin sa internet yung logo niya, na hindi siya transparent, eh, ang mangyayari, magkakaroon siya ng puti. Okay? So, hanap tayo na logo. May logo na yata ako rito na nagawa eh. So, logo na DepEd. Hanapin natin yung logo na DepEd. So, ito yung logo na DepEd. So, open lang natin siya. Ito siya. And just click OK. And then, malaki-malaki. Sa corner ng image, mayroong mga dot. So, put the mouse pointer sa dot. And then, magkakaroon dalawang arrow. Click on your mouse while dragging it down to make your logo resize to smaller to the smaller view. Ito siya. Ikaw nang bahala kung saan mo siya gusto ilagay. O gusto mo siya ilagay dito sa kabila or dyan. Ikaw pa rin ang may decision how you will going to design your page or your output. So may logo na tayo dyan.
Eh, gusto ko rin lagyan pa ng camera. Para habang nagdi-discuss ako, kita nila ako sa screen. Okay, pwede naman yun. So, gagawin lang natin dyan. We have to select the video graphic capture device. So, ang gawin lang natin dito ay camera. Camera 1. No? Kasi pwede kang maglagay ng iba't ibang camera eh. As long as available yung camera, pwede kang maglagay ng maraming camera. Okay. So, papipiliin ka ngayon kung anong gusto mong camera. No? Ito. Kitang-kita ako, no? Tapak na tapak yung face ko. Ayan. So, I have here the camera of my laptop. And then, you have to click OK. So, ikaw nang bahala ngayon kung saan mo siya ilalagay. Ayan. Resize mo. Ganon din ang pagre-resize. Ganon din ang pagre-resize sa camera. Doon lang sa corner para palakin, paliitin. Ayan. Eh, ayaw ko ng camera na to kasi medyo blurred siya, malabo. So, maglalagay ulit ako ng panibagong camera. Gusto ko gamitin cellphone camera. Pwede naman yun. I'm using a software ng aking camera na tinatawag nating Droid Cam para yung si camera, mai-connect mo siya sa laptop mo. So, activate lang natin si Droid Cam. Ito yung software na ginagamit ko. Pwede naman ito i-download sa Google Play kasi kailangan mong installan si cellphone mo eh. You have to install a Droid Cam sa cellphone mo rin tapos at the same time si Droid Cam ng computer mo dapat meron din. Type mo lang dito Droid Cam. And then, pating kay Droid Cam, ito si Dev47 Apps. Itong pinapakita ko, this is actually how you're going to install your software sa computer. So, select Windows client na. Yeah. Download yun lang to sa computer ninyo. Same step yung ginawa natin kanina. Download and then install it. Same true with your cellphone. You have to download the Droid Cam sa cellphone para synchronous yung dalawa mamaya kapag kinonect mo na. So since kasi na-connect ko na siya, so I have to open my Droid Cam sa cellphone. Open ko lang yung Droid Cam sa cellphone. And then once na-open ko na siya, I have to click also the start here. Pero kung gusto mo mag-capture ng audio from your cellphone, pwede rin naman. So start. Ito na siya. So ito ngayon si Droid Cam. Labas. So kung gusto ko siyang palabasin dito, so same step din. So plus and then I have the video capturing device. Type natin CP para ma-distinguish natin yung camera natin. And then click OK. Of course, and then hanapin mo na nga. Syempre unang lilitaw diyan si integrated cam pa rin. Pero hanapin natin si Droid Cam. Isa-isahin natin dito, dami na. Ito siguro 'yan. Ayun. Yan siya. And then click OK. So malaki rin siya, so you have to minimize this para hindi niya sakop yung buong entire presentation. So yan. O, dalawa na yung camera. So mamimili ka na lang kung sinong gusto mo sa dalawang camera ang mas magandang gamitin. No? Pero syempre, mas magandang resolution ng cellphone. Kaya, for the sake of our tutorial, pinakita ko lang yung difference sa dalawang camera. Now, here, pwede mo naman siya i-rename din para ma-distinguish mo mamaya. So, rename natin. Gawin natin presentation. Presentation 1. Nasa inyo naman yan kung anong gusto nyong presentation gusto. Okay, we have to add scene. So, sa add scene natin, scene 2 na lang. Pwede naman nyo i-rename yan kung gusto nyo. Same din. So, itong criteria na tinginawa natin kanina is na gawa natin through the window capture. Next na gagawin natin dito sa scene 2, try naman natin si display capture. Tingnan natin kung yung ating agenda na mapa-display si PowerPoint is same din siya kay window capture. Display naman gamitin natin. So, display capture,
Pwedeng yan na lang din ang name na gamitin natin. Then click OK. Ito. Kung makikita ninyo, paulit-ulit yung lumalabas na itsura. Kasi ang binu-view niya, yung binu-focus niya, yung ina-out, binibigyan niya ng result, output, yung aking main window. So, para lang siyang paulit-ulit hanggang sa pinakaloob-loob ng kanyang screen. So, ang gusto kong palitawin dito, yung PowerPoint ko, which is nandun siya sa secondary monitor ko. So, pili lang tayo rito. Ito yung display ko, display 2. Hindi dito kasi si PowerPoint show eh. Ayan, ito siya. So, click OK. Ganun pa rin ang nangyari, no? Hindi siya fit. So, right-click lang uli natin. Go to transform. And then, fit to screen. Ayan. Eh, gusto ko rin, ganun din. Meron ding logo. Okay, din. And then, we go to the image. And then, we have to find the logo. Ano ba yung logo na yan? All files. And then, click the logo of the DepEd. Kahit hindi naman depende ang gusto ninyo eh. Kung ano mang gusto ninyong logo, nasa inyo yan. Depende yan sa design ninyo. Okay? So, dito. And gusto natin, lagyan pa ng camera din ulit. Video capturing device. So, since existing na yung dalawa, so mamimili ka na lang kung gusto mo. Camera 1 or the cellphone. Lagyan natin parehas. Lagyan natin siya parehas. And then, isa pa, yung sa cellphone. Add existing, sa cellphone. So, ito siya. Yan. Kitang-kita natin kaibahan. So, yung setup ko, tingnan ko kung kaya ko. Kung kaya kong pakita. Ito siya. Ito si laptop. Ito yung ginagawa ko si laptop. Yan. At ito naman yung so, dito, meron kang option ngayon na mag-record na ng start recording. Pero kung gusto nyo mag-record na meron kang voice dito, so you have to add audio input capture. So, try natin mag-add. So, dito merong add existing. Kung gusto mo gamitin yung mic mo ng laptop mo, so add existing ka. Pero kung gusto mong may iba, parang ako, may iba akong ginagamit, katulad yung nakikita nyo dyan sa camera. So, I have to use my other device such as the MV-USB Studio. Yung ginagamit ko pang record ko. Ayan. So, meron kang nakikita na nagkakaroon ng audio indicator. So, meaning, si OBS, nade-detect niya na yung aking audio. So, gawin natin, let's have to record our presentation. So, itong start streaming, pag gusto mo siya sa YouTube or Facebook Live or YouTube Live, pwede rin. Live yan. Gusto mong start recording, halimbawa na-record niya yung video and then you have to send it to your students para panoorin na lang nila. You have to click the start recording. Yeah, so nagre-record na siya. While do the recording, the entire screen ito yung nare-record. The same time yung audio ko nare-record din yan. Check natin mamaya kung makukuha siya. Kung maririnig siya. Pero dun sa kung di man marinig ito mamaya, pero pag-linihin nyo naman yan, marinig na yan. Kasi meron lang indicator na, meaning nakaka-capture na yung boses ko. Okay? So, dito, pa nag-stop recording ka, ang kanyang default location ng file ay makikita natin sa settings. So, we have to click the settings kung di ka sigurado puntahan. So, click natin yung settings and then check the output. So, sa output, nandun doon siya sa videos. Dyan yung default niya. So, hanapin natin sa videos. Videos. Eto, videos. Ano yung kaya ang bago dito? So, December 21 lahat. 3:52 na. 3:52, tingin natin oras.
Ito 351. Malamang ito yung kulay. So, let's play it. Let's see kung na-capture yung kanyang video. Ayun. Nandun sa kabila. Close muna natin kasi nag-play sa kabilang window. Ay yata mag-play. Dito lang siya. Punta sa kabilang secondary monitor ko. Ito dapat. Yan, yan, yan. Ito siya. Ayan, may narinig naman na boses eh. Ayan, nag-play naman siya. So, ano pa ba? Yung isa pwede natin gamitin yung text. So, text natin. Pwede kang maglagay ng my online class. And then, you have the option to select your color. Ito, gusto mong ibang kulay. Gusto mong kulay green. Tingnan natin lang. Green. Asa naging green na yung kulay. Yung background. Gusto mong palitan din ng background. Ulit natin yung background. Magandang kulay. Blue. Dark blue. Tingnan natin. Yan. And then, okay na yan. Okay. Wala yung blue. Size natin. So, pwede natin siyang liitan. Yan. Saan mo siguro siya ilagay? Pwede naman. So, ganyan lang ang ating presentations for our OBS tutorial. So dito, kung sumulik din sa presentation 1, pwede naman. Same lang yung camera na nakikita ninyo kasi same source lang yung camera ang ginamit natin. So, papalit-palit lang siya. Yan. So, ganyan. Discuss ka na. What is online learning? Sometimes called e-learning. Students can be together. And for request tutorial, gusto niyo gawin ko ng tutorial ng mga topics na hindi malinaw sa inyo, you can actually go to your comment box sa aking channel and then do your request doon. Or you can actually add me sa Facebook, nasa description box na rin yung aking Facebook account. So until next tutorial, my name is Teacher Amor, and you have a nice day.